Halos dumoble po ang presyo ng ilang lechon sa Laloma sa Quezon City. Daksa pa rin ang mga naghahabol ng panghanda, excuse me po, ng panghanda sa Media Noche mamaya. Sa ang ilan po sa kanila ay inabot ng 5 oras sa paghihintay bago nakabili. Excuse me po ulit, nakatutok po doon line si JP Soriano. JP. Nako Mike, alam mo, mas dumami pa nga yung mga mamimili ngayon na kumpara nung New Year's Eve last year. Ito isa kabila ng mas mataas sa presyo ng lechon. At Mike, sa dami nga ng mga mamimili, eh hindi talaga maiwasang hindi masunod ulit yung physical distancing. Tila kasing siksik na mga lechon ang dami ng mga bumili ng lechon sa lechon capital ng Metro Manila, ang Laloma sa Quezon City. Malinaw na hindi na nasunod ang physical distancing. Halos lahat ng mga lechon stalls dinumog ng mga mamimili. Lahat nakikipag-unahang makabili ng lechon na ihahanda sa Media Noche sa pagsalubong sa 2021. May mga binibigay na number pero di na rin nasunod kalaunan sa dami ng mga dumating pa. Pero ilang oras nga ba ang kayang antayin ng isang lechon lover? Makabili lang ng lechon dito sa Laloma? 5 oras. Oh. Mawala na raw lahat ng handa mamaya. Wag lang ang lechong Laloma na tradisyon na ihain sa bahay nila Leo. 8,000 piso ang binayad ni Leo sa kanyang nabiling lechon. At nang makuha na nga ang lechon. Nakuha ko ng award ko sa 5 oras. Ang lechon de leche dito sa Laloma, nasa 7,000 piso, naaabot ng 4 na kilo. Ang medium-sized lechon na sold out na sa maraming stalls sa Laloma, nasa 8 to 10,000. Habang ang large lechon, nasa 12,000 pesos pataas. Halos dumoble ang presyong yan kumpara noong isang taon. Ang dahilan ayon sa mga nagtitinda ng lechon, ang mga lockdowns dahil sa pandemic. Yung supply po from province, lalo na kami po is native, yung supply at saka yung sa mga permit doon tumaas. Yung presyo, sir, habang piling ko habang gumagabi mas medyo tumataas. Nagmahal man ang lechon, okay lang daw ito kay Joy. Nasasalabungin ng New Year at ang kanyang birthday mamaya. Blessing pa rin kahit na ganun yung mga nangyari sa mundo, 'di ba? Magpapasalamat pa rin tayo. Meron bang may high blood sa inyo? Meron. Asawa. Patay. Pero may maintenance naman eh. Minsan-minsan lang naman. Large lechon naman ang in-order ng pamilya Roque. Pang 10 tao raw ito. Pero paglilinaw ng pamilya, sila-sila lang sa bahay ang kakain dahil bawal ang malakihang party. Isang bahay lang po. Madami po kasi kami. Na-imagine mo na ba siya pag kinakarak niyo mamaya? Opo, masarap po lalo pag yung balat. Dahil sobrang mahal ang isang buong lechon, pila rin ang bumibili ng dekilong lechon na nasa 1,500 pesos per kilo. Si Romeo ini-imagine na nga ang pinakapaborito niyang parte ng bibilhing 2 kilong lechon. Doon mo ma-achieve yung sarap, lalo na pagka tumutunog yung balat pagka kinagat mo. Ayon sa mga nagbebenta ng lechon, kapansin-pansin na mas maraming namimili ng lechon ngayong bisperas ng bagong taon kumpara noong New Year's Eve last year. Ayon nga sa tinaguri ang lechon queen ng Laloma na si Aling Mila na 89 years old na, mahirap mapigilan ng mga Pinoy sa tradisyong kinagisnan na. Hindi pwedeng walang lechon. Happy New Year sa lahat! Maliban sa Laloma ay dinarayo rin ang lechonan sa Mayrojas Boulevard. Maliban sa buong lechon ay mabenta rin ang lechon belly na pareho din ang lasa. Naku Mike, alam mo, non-stop talaga yung dating ng mga sasakyan dito bumibili ng lechon at buo, isang buong lechon sila kung bumili, Mike ha. Ewan ko na kung nakikita mo sa akin ni Kuran, pero hanggang 12, marahaba yung pila dyan at hanggang 12 a.m. nga yung bentahan ng lechon. Yan ay kung meron pa silang aabot ang lechon at sabi ng DOH, bagamat mahalaga yung tradisyon na ito, mas mahalaga pa rin talaga na ma-observe yung ating health protocols. At gaya nga rin ng ating nabanggit ng ating kasamang si June Venerations at ng DOH na rin sa pagkain po ng lechon, hinay-hinay lang mga kapuso. At kasama po ang aking buong news team dito sa Laloma. Happy New Year, Mike, at Happy New Year, mga kapuso. Opo, yan po ang paputok na hindi bawal. Oo, putok-batok. Oo, lechon. Pero masarap eh. Happy New Year. Maraming salamat sa inyo dyan, JP Soriano.